Pagpuri ng Diyos, sa Diyos ang lahat ng papuri. At tayo po'y pinagpala ng Diyos sa paraan na tayo'y nagkaroon ng kapayapaan galing sa Diyos o pakikipagkasundo sa Kanya. Napakahalaga ng pagpapala na tayo po ay nagkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos. Tayo po ay dating mga kaaway ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, meron na po tayong pagkakataon na magkaroon ng pakikipagbati sa Diyos. Alam niyo po, napakahalaga ng pagsasaayos o pagkakasundo. Handa tayong magbayad ng malaking halaga o magsakripisyo para lang magkaroon ng kaayusan o pakikipagbati doon sa mga taong meron tayong alitan. Lalo na kapag ka ang Diyos ang kaaway natin, mas nakakatakot na sitwasyon po yon. At walang mahirap na isuko, makapanatili lang tayong merong kapayapaan at pakikipagkasundo sa Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng pakikipagkasundo sa atin. At ang pananatili ng pagkakasundong ito, mga kapatid, ay kailangan po nating patuloy na pagsikapan sa tulong ng Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Hallelujah. Tulad po ng ating aawitin, sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala. Bakit po? Sapagkat ang tunay na kapayapaan sa Diyos natin nakamtan. Ang mahalaga po ay bati na tayo sa Panginoon. Kaya wala na pong uri ng pagsubok ang pwede magpahina ng ating kalooban. Bakit po? Sapagkat meron na tayong pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Kristo Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Umawit po tayo. Panatag ang aking isipan. Alam ko po na maraming gumugulo sa isipan natin. Mga alalahanin, mga pagsubok na pinagdadaanan. Pero ang kinimpo natin sa umagang ito, panatag na ang aming isipan. Kahit ano pa ang pagsubok na dumating, ginawan na kami ng Diyos ng dahilan para lagi kaming magpasalamat. At yun po yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tayo lahat po. Panatag ang aming isipan. Pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko ng dami. Ang mga kamay ating gabay at patnubay, tanging sa piling niya, lubos ang ligaya. Amen. Hallelujah. Ano mang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa Kanya. Panatag ang aking isipan. Panatagin po natin ang ating sarili. Panatag ang aking isipan. Pagsubok man ay dumating, Diyos ang gumagabay sa isip ko. Mga kamay aming gabay at patnubay, tanging sa piling niya, lubos ang ligaya. Kahit anumang kalagayan, anumang kalagayan, isipin o problema, ano gagawin natin? Lumapit sa Kanya. Amen. Ito po ang katotohanan. Sa piling ng Panginoon.
pagkamala. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon sa kapayapaan ito. Maraming salamat po, Diyos. Kayo po ang gumawa ng dahilan at paraan para kami po ay magkaroon ng pakikipagkasundo sa inyo. It is because of your great love. It is because of your mercy. It is because of your grace. Salamat po aming Ama. Sa pamamagitan ng inyong anak na si Kristo Jesus, na siya naging pampalubag loob, kaming lahat po ay nagkasala. Kaming lahat po, O Diyos, ay sumuhay sa inyong kalooban. Walang matuwid, wala kahit isa, walang namuhay sa mundong ito na matuwid sa inyong harapan. Kaming lahat ay nagkasala. At karapat-dapat po kami sa hatol ninyo. If there's any declaration, Panginoon, aming Ama, na pwede naming tanggapin sa inyo, is that we deserve hell, Panginoon. Karapat-dapat po kami sa kapahamakang walang hanggan. Ngunit dahil po sa inyong mayamang pag-ibig, salamat. May dahilan kami magpasalamat din. Dahil gumawa po kayo ng dahilan para kami po ay makapanumbalik sa inyo. Salamat po. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, hugasan niyo po kami ng inyong makapangyarihan dugo. Anumang karumihan ang nakikita niyo sa amin, patuloy kami nagpapakumbaba po sa inyo. At ang pagpapakumbabang ito ay amin pong patuloy na ipinapakita sa paraan na nagpapahalaga kami sa inyong mga katwiran, sa inyong mga salita. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tuloy po natin yung ating pag-aaral. Magandang araw sa ating lahat. Sa aklat po ng Roma, nasa Kapitulo 4 na po tayo at sa talatang 5 hanggang 8. Roma, Kapitulo 4 sa talatang 5 hanggang 8. Romans 4 verse 5 hanggang 8. Patuloy tayong sinasamahan ng Panginoon sa pag-aaral natin ito. Maraming mga kapatid natin ang nabubuksan ng kaisipan at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pag-aaral na ginagawa natin kagaya nito. At itong ating babasahin, ito'y patuloy na pagtatanggol ni Apostol Pablo na hindi natin makukuha ang deklarasyon ng Diyos ng pagiging matuwid ng bawat isa sa atin sa kanyang harapan sa paraan ng ating magagawa. Kung di makukuha natin yung declaration ng Diyos that we are righteous in His sight sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ginamit ni Apostol Pablo nung nakaraan ay ating pong pinag-aralan, ginamit niyang halimbawa si Abraham na inaring matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa kanyang sariling pagsisikap. Ang pinag-uusapan po dito, hindi masama ang mabuting gawa, hindi po masama ang kautusan, ang masama po ay iniisip natin na sa pamamagitan ng sarili nating pagsisikap at ginagamit natin yung kautusan at ginagamit natin yung ating mga gawa para mag-declare ang Diyos, ideklara niya tayo na matuwid samantalang tayo po ay napatunayan ng mga makasalanan. Ulitin ko po, we cannot earn the declaration of God that we are righteous in His sight by deeds and by the deeds of the law. Romans chapter 4 verse 5, datapot sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang nakatwiran. Gaya naman ang sinasambit ni David, nakapalaran ng tao, na sa kanya ibinilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa. Meron din po palang sinabi si David patungkol sa bagay niya ito, na ang kapalaran ng isang tao na sa kanya ibibilang ng Diyos ng walang mga gawa, na maaaring ibilang ng Diyos na matuwid ang isang tao hiwalay sa gawa. Sinabi po ito ni David sa paraan na binanggit yung mga ganitong salita sa verse 7 po. At sinabi at sinasabi, mapapalad yaong kanilang mga pagsalansang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibinibilang ng Panginoon ang kanyang mga kasalanan. Ulitin ko po yung sinabi ni David, na ang ibig sabihin niya po dito, ang ibig sabihin po ni David, ang isang tao ay magkakamit ng deklarasyon galing sa Diyos na siya'y matuwid,
hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Nung sabihin ni David to, yun ang kanyang ibig sabihin. Mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalansang o kasalanan ay pinatawad at ang kanilang kasalanan ay natakpan. Mapalad ang tao na sa kanya hindi ibibilang ng Panginoon ang kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, napakaganda ng sinabi. Mapalad ang isang taong ang kasalanan niya ay pinatawad na ng Diyos at hindi na ibinibilang na makasalanan. Blessed, makarios, extremely blessed, lubos na pinagpala ang isang tao na hindi na itinuturi ng Diyos na makasalanan. At sino yung mga tao na yun? Yung po yung may mga pananampalataya. Excuse po. Mapalad po at pinagpala na ang buhay ng isang tao na pinatawad na ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Mapalad at pinagpala na ang isang tao na dinedeklara na ng Diyos na matuwid. Hindi natin kailangang patawarin tayo ng Diyos and then kailangan nating yumaman, kailangan nating makamit yung mga bagay ng mundong ito para matawag tayong mapalad. Yung iba kasi may pananampalataya na sa Diyos at kapag ka may pagsubok, ang tingin sa sarili, kawawa pa rin eh. Kapatid, wala ka na sa kalagayan ng pagiging kawawa. Kung ikaw ay isang mananampalataya na ng Panginoon, mapalad ka na, sabi ni David. Si Haring David na mismo ang nagsabi, isa sa mga pinili po ng Diyos na panggagalingan ng binhi ng tagapagligtas, na pinagpala, makarios, extremely blessed ang isang tao na hindi na ibinibilang ng Diyos na makasalanan. So, hindi sinabi doon na pinatawad ang kasalanan mo. Oops, teka lang. Kailangan pagpalain ka, kailangan magkaroon ka ng bahay, magkaroon ka ng sasakyan, magkaroon ka ng maraming pera para ikaw ay maging mapalad. Sapat na na pinatawad ka ng Diyos at dinedeklara ka ng matuwid sa kanyang harapan, you are extremely blessed. Ikaw ay pinagpala na ng Panginoon. At alam niyo ba, mga kapatid, si Haring David, naiintindihan niya to. Bakit po? Hari siya eh. At kapag kahari ka, isa sa mga qualification na dapat na meron ka, matuwid ka kung humatol. Pag may nagkasala, parusahan mo. Pag kami gumawa ng mabuti, gantimpalaan mo. At alam ni David, bilang isang hari, na ang isang taong napatunayang nagkasala ay kailangang parusahan. At alam niyo ba, misan lumapit si Propeta Nathan kay David. At sabi ni Propeta Nathan, merong isang mayaman na nagmamayari ng napakaraming kawan. Marami siyang hayupan, may bakahan, may kordero siya, may mga alaga siyang tupa. Ngunit merong isang mahirap na nag-aalaga ng isang kordero o batang tupa. Nag-iisa lang yon, kasama nilang kumakain sa kanilang hapagan, sabay nang lumaki ng kanyang mga anak, yung tupa po na yon. Ngunit may dumating na bisita itong mayaman. At ang ginawa po ng mayaman para pakainin ng kanyang bisita, hindi siya kumuha ng tupa o ng baka sa kanyang bakahan para pakainin yung kanyang bisita. Bagkus kinuha niya pa yung kaisa-isang tupa o kordero nung mahirap at ipinakain sa kanyang bisita. At alam niyo, sabi ni David, tingnan niyo po sa 2 Samuel 12:5, at ang galit ni David ay nag-alab ng mainam sa lalaki na yon. Sino ang gumawa nun? Bakit niya ginawang kuwain pa yung nag-iisang kordero ng taong mahirap? E samantalang marami naman siyang kordero, marami naman siyang bakaan, ba't hindi yun ang ipinakain niya? At kanyang sinabi kay Nathan, nag-alab po yung galit ni David doon sa tao na yon, na gumawa nun, doon sa mayaman. Buhay ang Panginoon, ang lalaki na gumawa nito ay karapat-dapat na mamatay. Bilang isang hari, si David, karapat-dapat na hatulan niya ng isang matuwid na hatol yung lalaki na umagaw ng kordero ng mahirap. At ang hatol ay kailangang mamatay. Pero sabi ni Nathan, ikaw yon, David, ikaw ang gumawa nun sapagat inagaw mo yung asawa ng iyong kasama. Mga kapatid, si David alam niya sa sarili niya na karapat-dapat ang isang tao sa hatol kapag siya ay napatunayang nagkasala. At siya mismo sa kanyang sarili ay napatunayan na nagkasala. Kaya na-appreciate ni David
mapalad ang isang tao na pinapawalang sala na ng Diyos. Ikaw kapatid, kung gagawin kang hari, kung gagawin kang presidente ng Pilipinas, kaya mo bang ipawalang sala ang lahat ng nakabilanggo ngayon? Pumunta ka ng Quezon City Jail. Tapos ikaw ang presidente ng Pilipinas. Pumunta ka ng Muntinlupa. O pinapalaya na namin kayong lahat. Wala na kayong kasalanan. Naku, magkakagulo sa buong Pilipinas. Bakit po? Bakit mo pakakawalan yung mga taong napatunayan ng nagkasala? Bakit mo palalayain yung rapist, magnanakaw, yung mga may kaso ng stapa, ano, at yung mga gumawa ng masama? E pangulo ka ng Pilipinas. Hindi makatwiran po yon. At ang sasabihin ng mga lalaya na yon, mapalad kami sapagkat hindi na kami ibinibilang ng aming Pangulo na makasalanan. Yun yung nararamdaman ni Haring David nung sabihin niya to, mapalad ang isang tao na pinatawad na sa kanyang mga kasalanan. Mapalad ang isang tao na hindi na ibinibilang ng Diyos na makasalanan. Dahil alam nila kung ano ang sasapitin, alam natin yan, kung ano ang sasapitin ng isang taong makasalanan sa araw po ng paghuhukom. Mga kapatid, mapalad tayo sapagkat pinatawad na tayo at may dahilan na tayo na magpasalamat ng palagi sa Panginoon kahit na napakahirap ng ating mga sitwasyon. Ginawa na tayo ng Diyos ng dahilan para makapagpasalamat tayong palagi. Meron tayong pwedeng balikan palagi na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos kahit na anong bigat ng pagsubok na ating pong pinagdadaanan. Kaya po mga kapatid, minsan pakiramdam natin sa dami ng pagsubok, parang wala na tayong dahilan magpasalamat. Marami may nakikinig sa akin ngayon, kahit saan ka tumingin na anggulo, meron kang pagsubok. And there is no reason for you to thank God para magpasalamat. Pero kapatid, go back to the cross. Bumalik ka doon sa cross. Kung ano yung ginawa ng Diyos. Hindi niya ginawa yung para sa Israel. Hindi niya ginawa yung para sa USA. Hindi niya ginawa yung para sa Russia. Ginawa niya yung para sa bawat isa sa atin. At may dahilan tayo para magpuri sa Diyos. Amen. Kahit na anong bigat ng ating pong mga pagsubok. Minsan, naglilingkod tayo sa Panginoon. Ang turing natin sa paglilingkod, isang malaking sakripisyo. Karangalan ng maglingkod sa Panginoon, hindi sakripisyo. Dapat alisin na natin sa bokabularyo natin yan, yung mga lingkod ng Panginoon. Nagsakripisyo ako eh, naghirap ako eh. Kapatid, tuwing naghihirap tayo sa gawain ng Panginoon, may ginagawa tayong pagpapagal, karangalan po eh, nakapagbigay ako sa Panginoon. Dati po akong hinatulan na ng kamatayan eh, napatunayan na po akong nagkasala eh. Alam nyo, yung may habang buhay na sintensya, kahit na pahirapan mo sa labas ng bilangguan yan, basta't huwag lang bumalik doon sa bilangguan ulit. Huwag lang siyang maparatangang makasalanan. Titiisin niya lahat ng hirap. At alam nyo, isang malaking karangalan na para gamitin ka pa, at ito po hindi basta pinalaya ng presidente. Ang gagawin pa ng presidente, gagamitin pa siya ng presidente na magiging trabahador ng kanyang kabinete o magiging manggagawa ng Malacanang. Kasi ganun ang ginawa ng Diyos sa atin, hindi lang tayo basta inaring matuwid, ginagamit pa tayo sa kanyang kaharian. Purihin ang Panginoon. Meron ba kayong alam na rapist na ngayon ay cabinet secretary na? Wala. Meron ba kayong alam na isang mamamatay tao nakulong sa Muntinlupa na ginawang alalay ng presidente? Wala. Pero ang Panginoon, napatunayan tayong nagkasala. Ginamit pa tayo sa kanyang gawain. Nagpapahayag pa tayo ng kanyang salita. Purihin ang Panginoon. 1 Timothy 1.12. Tignan niyo po yung sinabi ni Paul. Nagpapasalamat ako sa kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sapagkat ako'y inaring tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa kanya. Alam niya, Apostol Pablo, bakit ako pa, Panginoon? Eh, manguusig niyo po ako. Saksi po ako sa mga taong pinapatay dahil sumusunod sila sa inyo at binibigyan ko sila ng pahintulot. Verse 13, bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat siya'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Pero gusto ko pong balikan yung unang salita, nagpapasalamat ako sa kanya. Madali ba ang pinagdadaanan ni Apostol Pablo? Hindi po. Maundad ba ang pamumuhay ni Apostol Pablo? Hindi po.
nabibilanggo, pinahihirapan, nabibingit sa kamatayan, laging nasa laging nasa panganib ang kanyang buhay. Dahil sa pangangaral ng mabuting balita. Pero nagpapasalamat ako dahil alam ko kung sino ako dati. Mga kapatid, wala tayong dahilan para mapanghinaan tayo ng loob. Ginawa na tayo ng Diyos ng dahilan para lagi tayong magpasalamat. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 3, sapagkat dilidilihin ninyo, lagi niyong pakaisipin yung napako sa krus, yung nagtiis ng ating mga pagsalansang o ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili. Upang, bakit natin laging pakaisipin, go back to the cross? Tignan niyo yung dahilan ng sumulat ng Hebreo. Upang kayo'y huwag magsihina na manlupaypay sa inyong mga kaluluwa. Kapag lagi nating binabalikan kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, nawawala na tayo ng dahilan para manghina pa. Sapagkat ginawa na tayo ng Diyos ng dahilan para lagi tayong makapagpasalamat. Yung ginawa ng Diyos na ibigay yung kanyang bugtong na anak, yun yung pinaka-pundasyon ng lahat ng ating ginagawa bilang Kristiyano. Bakit tayo umaawit? Dahil merong tumubos sa ating mga kasalanan. Yung iba, gusto lang umaawit kasi they love music. Yung iba, musicians, dahil mahilig lang silang tumugtog. Dahil gusto lang nilang mag-drums, mag-gitara, mag-piano. Pero bakit mo ginagawa yung pagtugtog sapagkat pinatawad ako ng Panginoon sa aking mga kasalanan? Bakit ka nagtatamburin? Dahil dati kang dancer, maitutuloy mo ngayon sa pagsayaw sa church yung pagsayaw, yung ginagawa mong pagsayaw? No, nagtatamburin ako, sumasayaw ka dahil pinatawad ako ng Panginoon. Alam nyo, ang ganda siguro tignan ng mga mananayaw sa iglesia. Kapag ginagawa nila yon, ina-appreciate nila na pinawalang sala kami ng Panginoon. Napaka-glorious tignan ng kanilang pagsayaw. Isipin mo, kaya sila kumukumpas ng pagsayaw ay dahil, Lord, pinatawad niyo po kami sa aming mga kasalanan. Hindi na po kami makasalanan. Kami po'y inari niyo ng matuwid. Alam niyo ba, gusto ni Satanas na lagi tayong magreklamo? Pero bakit tayo magre-reklamo kung napakasagana ng ginawa ng Diyos sa atin at tayo po ay pinalaya sa kasalanan at hindi na itinuturing makasalanan? Alam niyo, kahit tanungin niyo yung mga lumaya sa Muntinlupa, pagbalik nila dun sa mga tirahan nila, kahit nakatira yan sa ilalim ng tulay, wala yung reklamo, nakangiti yan. Kahit na pagdating nila sa bahay nila, putol yung ilaw. Tapos pagdating nila sa bahay nila, winasak ng bagyo yung kanilang bahay. Hindi mo mapapasimangot yan, na malulungkot, wasak yung bahay. Ang maaalala niya, nakalaya na ako. Madali na lang ayusin yan. Madali na lang solusyonan yan. Ang mahalaga, wala na ako doon sa bilangguan. Hindi na ako makasalanan. Yun ang mahalaga, mga kapatid. Yun yung dapat nating panghawakan. Wala nang dahilan para magtanong, magreklamo tayo sa Diyos. Sapagkat pinatawad na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. At mga kapatid, nais ko lamang po sa ilang minuto, pag-usapan nga po natin yung maling paniniwala kung bakit pinatatawad ng Diyos ang isang tao o binibilang na matuwid. Bakit ba, o ano yung mga maling paniniwala ng sanlibutan kung bakit sila pinapatawad ng Diyos? O bakit sa tingin nila ay mabuti sila sa paningin ng Panginoon? Ang isa pong nakikita ko dito ay yung mabubuting gawa. Lagi ko pong naririnig yan. Inaakala ng marami na pinapatawad sila ng Diyos dahil marami silang nagawang mabuti. Alam niyo ba, sa court of law, sa hukuman, meron pong tinatawag na character evidence na kung saan patutunayan ng isang tao na napatunayang nagkasala na siya talaga ay mabait at mabuting tao. Alam niyo ba na ang character evidence is inadmissible or irrelevant? Hindi pwedeng gamitin ang karakter ng isang tao para mapawalang sala siya sa ginawa niyang kasalanan. Pagka yan ay nagnakaw, hindi mo pwedeng idahilan sa korte, mapagbigay naman yan eh. Eh yan namang taong yan, magalang sa magulang. Yung taong yan ay gumagawa ng mabuti. That is inadmissible. Ang tawag doon sa korte ay character evidence, hindi tinatanggap
ang anumang katotohanan ngayon at bukas sa anumang napatunayang pagkakasala ng nakaraan. Uulitin ko po, anumang katotohanan ng nakaraan at ngayon at sa bukas ay hindi magpapawalang sala sa isang taong napatunayan ng nagkasala. Sa loob ng korte, sige, mabait ka nung bata ka pa. Mabait ka ngayon, mabait ka rin bukas. Pero napatunayan ka kasing, nangalunya ka kahapon . Nagsinungaling ka kahapon . So, hindi sapat yung katotohanan ng kahapon, ngayon at bukas, para takpan ang kasalanan natin. It is only by faith in Jesus Christ, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at sa kung ano yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sabi po ni David sa Romans 4:5, binasa natin kanina, pero itinuturi na tayong matuwid ng Diyos. Babasahin ko po sa ang salita ng Diyos kasi mas maganda po yung binabanggit ng mga salita. Matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Pakinggan niyo po ito. Ito ang ibig sabihin ni Haring David nang banggitin niya ang pagiging mapalad ng taong itinuturi ng matuwid ng Diyos, hindi dahil sa kanyang mabubuting gawa. Yun pala ang ibig sabihin ni David doon. Kaya niya sinabing mapalad ng isang taong hindi na ibinibilang ng makasalanan. Nang ibig sabihin, mapalad ng isang tao na napawalang sala dahil sa pananampalataya. Dahil sa kung ano yung pinagsikapan ng Diyos, hindi dahil sa kung ano yung pinagsikapan mo. Akala kasi natin, wala na yung ginawa ko kahapon, nagpakabait naman ako ngayon . Maraming mga kabataan, akala nila napupunas na yung lahat ng kanilang mga ginawang mali kahapon dahil nagpapakabuti naman ako ngayon. Kahit magkasala ako ng Sabado, magdadrums naman ako sa Sunday . Kahit na magsinungaling ako ng Biyernes, magigitara naman ako sa Sunday. Kahit naman gumawa ako ng mali, song leader naman ako sa Sunday . Kahit naman siguro gumawa ako ng pagkakasala, total naman, sa next week, hahayo kami. Mga kapatid, hindi tayo kailangan magpatuloy sa kasalanan para naman sa mga may pananampalataya na. Purihin ang Panginoon. At kung meron man tayong ipinagmamalaki patungkol sa pag-aaring ganap sa atin, this is what we boast. 1 Corinthians 1:30-31. Dahil sa Kanya, tayo'y na kay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, ang ibig sabihin, mga kapatid, gusto ko pong tignan niyo ako rito. Gusto ko munang tapusin dito. Itutuloy natin sa susunod. Sa pamamagitan niya, itinuturi na tayo ng Diyos na matuwid. Siya ang karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, ang naisip parating dito ni Pablo, di ba ang galing na pawalang sala ang napatunayang nagkasala? Paano nangyari yun? Tapos Diyos pa ang nagpawalang sala. Hindi siya baluktot na hukom. Siya po'y matuwid na hukom. Paano nangyari na naging matuwid ako, makasalanan ako? Si Kristo ang karunungan ng Diyos. Kung bakit na pangyari yun, ang galing ng Panginoon. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng Panginoon, itinuturi na tayong matuwid. Ibinukod para sa Kanya. Tinubos sa ating mga kasalanan. Kaya gaya ng sinabi ng kasulatan, pakinggan natin lahat ito. At ito, it will be a declaration for all of us ngayong umaga. Ano ang masasabi natin ngayon? Sa gitna ng COVID-19, sa gitna ng sakit ng iyong anak, sa gitna ng kawalan ng trabaho, pagbagsak ng ekonomiya, sa gitna ng naranasan natin mga pagsubok, ito ang ating masasabi, ang gustong magmalaki, ipagmalaki niya ang ginawa ng Diyos. Amen. Sabihin natin sa COVID-19, sabihin natin sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, kahit ano pa yan, kahit ano pang hirap niyan, ang mahalaga, napawalang sala na ako sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At sa mga susunod ay pag-uusapan natin yung iba pang dahilan ng tao kung bakit napapawalang sala siya. Yan, purihin ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Kapatid, kung ikaw ay di pa mananampalataya, ngayon ka lang nakarinig ng ganitong klaseng pangangaral ng salita ng Diyos, gusto mo bang mapawalang sala? Hindi madadaan yan sa pag-anib sa isang samahan o malaking reliyon o samahang pang-reliyon. Hindi yan makukuha sa sarili mong pagsisikap. Sikat naman ako sa amin . Ako naman ay may magandang trabaho, may posisyon ako.
At ako ay may magandang kalagayan sa buhay. Kaya, ano, alam ko matuwid ako kasi kung di ako matuwid, di sana pinapahirapan ako ng Diyos ngayon. Kapatid, huwag mong pagtakpan sa kung anong kalagayan mo sa buhay. Hindi porket maginhawa ka, okay ka na sa Diyos. Hindi porket maganda ang kalagayan mo, eh hindi ka na makasalanan sa paningin ng Panginoon. Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Isa lang ang paraan para mapawalang sala tayo sa Kanyang paningin. For all have sinned. Wala pong exemption. Lahat ay nagkasala. Maputi, maitim, mayaman, mahirap, malaya, alipin. Lahat ay nagkasala. At alam nyo, isa lang ang paraan para mapawalang sala tayo. Magtiwala. I will not use the term sumampalataya. Bababawan ko. Magtiwala. I-cling po natin. Ikalang natin yung ating buong pananampalataya, pagtitiwala sa kung ano yung tinapos na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbayo. At ang gagawin natin ay magtitiwala. Para tayong tatalon sa isang eroplano na maniniwala ka na sa pamamagitan ng nasa likod mong parachute, hindi ka mamamatay kahit lumundag ka. Magtitiwala ka doon sa parachute na meron ka na nasa likuran mo. At ganun ang ginagawa natin. We're not just believing to the unseen without any evidences. Buhay ang Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Amen. Ng kagalakan at magpapasalamat sa puso. Amen. Walang dahilan para magreklamo kami. Walang dahilan para magtanong kami. Walang dahilan para umatras kami sa paglilingkod. Aming Ama, may mga kapatid kami na dumaraan ngayon sa matitinding pagsubok, mga iglesia, mga kapastoran. Kailan lang dumaan ng malakas na bagyo, Panginoon, ang iba ay napinsala ang kanilang mga iglesia, gusaling sambahan, mga tahanan. Kayo pong umaliw sa kanila sa mga oras na ito. Na kahit nakikita nilang giba yung gusali, ang mahalaga, matuwid na kami sa iyong harapan. Marami nakatindig ang kanilang mga bahay. Marami may magandang kalagayan sa mundong ito. Pero itinuturing niyo pong makasalanan. At there will be a time na sila po'y parurusahan. Mapalad pa rin kami. May dahilan kami para salubungin ang araw na ito na may kagalakan. Pagpalain niyo po ang mga kapatid namin sa umaga pong ito. Kayo po ang papurihan, maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Ang pananampalataya at pagtitiwala ay mabuo po sa bawat mga tao na nakikinig ngayon na hiwalay pa sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, I agree to the prayers of their hearts just according to your will. May the blood of Jesus Christ cover us all. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Maraming salamat po. At muli, patuloy nating subaybayan ang lahat ng mga devotion na ginaganap sa page po na ito. At mapuno tayong palagi ng karunungan ng Panginoon. At alam niyo, ang paghahanap sa Panginoon, ang pakikipagtagpo sa Kanya, ang karanasan sa Kanya, hindi yan sa pagtindig ng balahibo lamang. Hindi yan dahil sa, oy, may naramdaman ako doon habang ako'y nagpe-pray. No. Ang totoong karanasan sa Panginoon, kinausap Kanya sa Kanyang salita at may maliwanag na mensahe ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. God bless you po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.